Magagawa tayo ng homemade longganisa. Maghanda tayo ng 2 kilos ng ground pork. Magluluto tayo ng magagawa pala tayo ng longganisa. Homemade longganisa. At mga 2 ulo ng malaking bawang. Large na bawang. Ito, talupan nyo. Tapos i-ground din natin yan. Minced garlic. Durugin na natin. Ito, nadurog ko na po ito sa food processor. Ang ating bawang. Mas maganda kung may food processor kayo dahil kasi mas less ang time pagka nag-prepare tayo ng ganitong mga klase ng ulam. So, ito po, sasalin na natin siya. Guruma 1 cup na ano to. Bigyan natin ng 1/4 cup muna. Tansyahin natin, 1/4 cup. Lagay tayo ng 1/4 cup na toyo. Itong ating ground pork ay 1 kilo siya. 1 kilo ng ground pork. Nilagyan natin ng 1/4 cup ng toyo. Titikman pa natin yan mamaya. Lagay tayo ng 1/2 cup ng asukal. 1 tablespoon ng paminta. Ayan, mas maraming paminta, mas masarap. Gagawin natin medyo spicy na longganisa. Tapos, maglalagay din tayo ng mga half lang siguro ng asin muna. Dahil naglagay kasi tayo ng toyo. So, tignan muna natin. Tapos ang ating kayin. Ito. Pampa-spicy. Lagay tayo ng kayin powder. Mga 1/2 teaspoon ng cayenne powder. Teka, alisin muna natin ito sa alisan natin ang pocket. Ayan. Tapos, i-mix na natin siya. Dadaya lang ha. Ayan. Mix na natin ang ating mix lang mabuti para mag-even yung kanyang lasa. Lagyan pala natin ng lagyan pala natin ang 2
Aku jarang suka. May suka kasi pang paagaw ng ano rin yan. Para may konting asim yung ating longganisa. So magdagdag pa tayo ng kalahating bali 1/4 cup ng asukal. Medyo matabang pa siya sa ano eh. So ito na po ang ating mixture. I-re-refill lang po natin siya ng overnight para bukas eh ihuhulma natin siya. Skinless longganisa ang gagawin natin. So hindi ko na, dapat lalagyan ko pa ng mantika pero hindi ko na lalagyan dahil maraming taba itong ground pork niya. So yun na magpapamantika sa kanya pagka-pinirito natin to. So yun lang po, bali nagdagdag ako ng 1/4 cup ng pulang asukal ulit. Tapos 2 kutsara na toyo. Dahil medyo matabang siya, mas masarap yung nag-aagaw yung tamis at saka yung alat nung mixture natin. Dahil naglagay kasi ako ng 2 kutsarang suka, kaya medyo nagbago uli yung kanyang lasa. So, iyon lang po at bukas balikan natin to. Lagay na natin ang ating longganisa. So, nakagawa na tayo ng ating longganisa. Lalagay na lang natin sa freezer ito para pagka gusto mong kumain ng longganisa, kukuha na lang sa freezer. Maliliit yung size na ginawa ko pa kasi mas masarap kainin yung ganyan maliliit kesa dun sa payat na mahaba. Magluluto tayo ng skinless longganisa. Ito yung ginawa ko nung isang araw. So, try natin iluto ngayon. Ayan, naglagay ako ng isang kalahating cup ng tubig. Pakukulaan ko siya muna. Saka ko itatambog itong skinless longganisa natin. Tapos, yan, dyan na ipiprito. So, namamana natin ipirito dyan. So, yan. Kumukulo na yung tubig. Lagay na natin isa-isa yung longganisa natin. So, yan. Lagay na natin lahat.
i-brown lang natin siya hanggang maluto yung ano, yung karne. Tapos tsaka natin lalagyan ng mantika. Kasi ang point ng paglalagay sa tubig nitong skinless is para mamuo yung karne. Pagka pinirito natin agad dyan, pwedeng maghiwalay-hiwalay yan. At baka pwedeng masunog agad yung karne, hilaw yung loob. At least ito, alam mo na luto yung loob niya, hanggang loob. Bago natin prituhin. Hindi na kasi magbabago ang lasa niya dahil na na-imarinate na yan ng ilang araw. Pumasok na yung lasa niya sa loob. Kaya medyo nagbawas ako ng tubig pagkatapos na maging ganyan ang kulay ng karne. So, ibig sabihin buo na yan. Hindi na maghihiwalay-hiwalay yan. Katuyuin na lang muna natin siya dyan. Maya-maya tignan natin kung may lalabas na mantika. Pag may lumabas na mantika, dun na siya natin ipiprito. Pero pagka wala, dagdag tayo ng mantika pa para maiprito siya. Mas masarap po ang gagawin yung longganisa kay yung maraming taba. Kasi siya na maglalabas ng mantika niya, ng sarili niyang mantika. Ayan, parang nagmamantika na siya. So, dagdagan natin siya ng konting mantika. Ayan, makikita niyo yung kulay. Pwede na yung hanguin yan pag gaganyan na ang kulay ng ating longganisa. Luto na yan hanggang loob. So, kain na na. Ito na ang ating longganisa. Siyempre, hindi mawawala ang itlog. Kain tayo. Ano natin yung longganisa? Tama-tama yung lasan. Mm-hmm. Nag-fried rice ako ng... Nagawa ko ng fried rice sa kaya. Lug. Ang silog. Mm-hmm. Pag-bulit ako. Hindi mo nakakain ng walang ano, walang itlog. So, hindi siya lang. At, kakain muna kami.